Hello guys. Kamusta po? Dito naman tayo, magre-record na naman ako sa isa na namang kwento na aking ibabahagi sa inyo na mga kwento na kinuwento sa akin ng lola ko when I was a kid, no? Sa kanya ako nakatira dati. Okay, tuwing gabi na lang kasi kinukulit ko si lola kung paano at lagi-lagi akong kinukwentuhan. Isa pangulit sa pangulit ko sa lola ko, tuwing gabi, hindi niya mapigilan na ako yun alang kwentuhan. No? Ito na naman ay tungkol sa alagang pusa ng isang prinsesa. Ay, alagang pusa. Kumbaga love-love talaga. Baga. Pero bago ang lahat, pakisuyo lang po, pakisubscribe po sa video ko na to, no? At kalimbang all mo na rin po para kapag may mga i-upload akong kwento or kung ano man mga anik-anik na ikukwento ko, manonotify po kayo. Maaring i-likes nyo, tuwaran nyo kung gusto nyo, sige lang po. No? Mag-iwan na lang din kayo ng comment at pag nasilip ko at kung may mga tanong din naman kayo, pwede ko rin namang sasagutin. Ano po? Okay. Ang ikukwento ko sa inyo ay tungkol naman po sa alagang pusa. Kung noong nakaraan, ang kwento ko ay tungkol sa, ano ba yun, si Kay Kalamputay, ano? Okay. E ngayon, ito naman ay yung alagang pusa ng prinsesa. Okay? Sa isang palasyo, no? Noong araw, no? Mayroong palasyo na mayroong nakatirang prinsesa. Fairy tale, medyo, no? Pero, ngayon, ang prinsesa ay malungkutin, hindi siya, parang sleeping beauty ang dating, ano. Pero hindi po, kasi hindi naman alam ni Lola yung mga sleeping beauty na yun, eh. Ngayon, laging tinatanong ng hari kung ano ang problema, bakit ayaw niyang maglipaglaro, o ganyan. Basta ayaw lang niya, kasi sa tamang edad din naman, para gustong, siguro gusto na rin niya na may manliligaw sa kanya. Pero yung hari, medyo, ano rin siya, yung baga, stricto, no? Ngayon, sinabihan siya ng hari na kung gusto niya mag-asawa, sabihin lang. Ngayon, ang sabi niya, gusto niya magkaroon ng manliligaw. Binigyan siya, sabi niya, ay hindi pa po pwede. Gusto mabigyan kita ng alaga. Binigyan siya ng hamster. Ayaw niya. Ayun, nag-utos na naman ng hari, magharap ng aso. No? Nung binigyan sa kanya ng puppy, ayaw din niya. Ayaw daw niya. So, dispatcha. Binigyan siya ng parrot para may makakausap. Ayaw din niya. So, nag-isip pang pa ang hari, ano kaya ang ibibigay ko dito sa anak ko na magiging happy naman? Lahat pala na yun ay naobserbahan ng isang prinsipe sa kabilang ibayo na naghahanap ang hari ng isang hayop na magiging alaga ng prinsesa para maging masaya kasi gusto naman niya sigurong magkakaroon ng manliligaw, ayaw lang ng hari. Kaya, ang gusto lang ng hari na bibigyan siyang maalagaan. Ngayon, ang sabi ng hari sa prinsesa, ano ang gusto mo? Ang sagot ng prinsesa, gusto ko pusa. Nabalitaan yun ng prinsipe, no, na nagpapahanap ng pusa ang hari. Ginawa niya, pumunta siya sa kagubatan, tapos naghanap siya ng fairy doon, kung pwede siyang palitin as magiging alagang pusa. So, binigyan siya ng magkakataon ng fairy na magiging pusa siya. Pero ang ginawa ang pusa sa kanya, napakaganda. Yung cute na pusa. Ngayon, pumunta ngayon yung prinsipe ngayon, no, nung yung nagpapakita doon sa hari, kinuha ngayon ng hari, dinala sa prinsesa. O, mahal na prinsesa, ito na yung yung pusa na alagaan mo. Nung makita ng prinsesa, ang ganda-ganda ng pusa, ayaw. Ang hinahanap niya yung pangit na pusa. Yung parang
hindi cute, yung hindi mo, basta yung normal lang. Ayan. Ngayon tinapon ngayon yung ano, yung pusa na yon, nagpapa-announce na naman ng hari, nagpapahanap ng ganitong klase ng pusa. Balik na naman yung prinsipe doon sa may ano, sa fairy, tapos pinalit siya sa hindi kagwapuhang pusa, no? Ngayon. Ngayon, di ano siya, pumalik, nagpakita doon sa hari. Ngayon, sabi ng hari, ay ikaw ang hinahanap ng prinsesa. Tapos dinala dun sa prinsesa. Malayo pa lang nakita na ng prinsesa yung pusa. Takbo na, kinuha, niyakap na yung pusa. Kanya na daw yun, yun na yung pusa niya, sabi niya ganyan. So natuwa naman ang hari kasi nagustuhan ng prinsesa ang pusa na kanyang niregalo. Ngayon, nag-isip ang hari na siguro mas maganda na merong manliligaw lang yan ang prinsesa. So ang ginawa, nagpamalita siya na kailangan niya ng manliligaw sa prinsesa. Yung isang tikbalang nagpakatawang tao para makapanligaw doon sa prinsesa. Ngayon, etong pumunta siya doon, no? Ang gusto ng prinsesa na ang manliligaw lamang ay sa hating gabi. At hindi po pwedeng abutin ng umaga. Okay. Ngayon, ang tikbalang pumunta doon ng hating gabi. Ang sabi ng tikbalang, gusto kong manligaw sa prinsesa, mahal na hari. Sige, sabi ng mahal na hari. Pero bago dumating doon sa kwarto ng prinsesa, dumaan muna siya sa pusa. Sabi ng pusa, ang lahat ng pupunta sa prinsesa ay kailangan dumaan sa akin. Ang sabi naman ng ano ng tikbalang, sino ka ba? Pusa ka lang naman. Oo nga, pusa ako. Pero kailangan mong dumaan sa akin. Yung ipapagawa ko, yun ang gawin mo. Pag pumasa ka, pwede kang makapag ano, sa prinsesa. Dahil ako lang naman, sabi niya, ang gustong gusto ng prinsesa. Sabi niya ngayon, kung gusto mong punta sa prinsesa, gawin mong gusto ko. E anong ikang gusto mo? Sabi na yan. Sabi ng pusa, kita mo yung drum na yan? Punuin mo yan, igiban mo yan. Punuin mo, doon ka kukuha sa balon. Sabi niya, ay, yun lang naman pala eh. Sabi ng manliligaw. Oops, sabi niya, hindi yon. Ang gagamitin mong pang-igib ay basket. Basket? Paano mo maigiban ang basket? Eh, tatagos ang tubig doon. Ngayon, pala ka, sabi niya, kung matalino kang prinsipe na manliligaw sa prinsesa, gawin mo yan, hanapan mo ng paraan. Ginawa ng prinsipe, manliligaw na yun, pumunta sa ilog. Hala, alam mo yung il, yung ahas tubig. Diba madulas na madulas yun, yung para siyang hito. Pero il siya. Nanghuli doon, nilagay niya sa basket. Nung nakahuli na siya na halos mapuno na yung basket na yun, niyug-yug niya ng niyug-yug na ganyan, yung inuga na ng inuga, para yung malagkit sa katawan ng ahas tubig na yun, ng hito, ay sili kung sa amin tawagin, kumbaga hahagod sa basket yung dulas niya, yung parang sticky na yun. Tapos binuos na ngayon. O, nung ginanon niya, siyempre alam niya na mayroon ng harang yung butas ng basket, pumunta na siya doon, nag-umpisa na siyang mag-igib. Eh dahil siyempre, pagkit lang yon, may tendency na may tulo pa rin. Hala, sige, hakot ang prinsipe na manliligaw na yon. Hanggang sa inabot na siya ng umaga na hindi niya napapuno ang drum. So, disqualified. Isa na yon, bagsak na yon. Ang pangalawa na manliligaw, the following, siguro after 1 week, may manliligaw na, yun na ang tawagin namin ay tamaho, no? Yung tamaho na yun, yung yung parang mapangit na nilalang din siya na hindi rin nakikita, no? Pero ginawa niyang naging poging prinsipe para lang makapanligaw doon sa prinsesa. Yeah, at the same thing, katulad ng dati, sabi ng pusa, bago ka makarating sa prinsesa, kailangan mong dumaan sa akin. Sabi ng prinsipe na yon, sino ka para harangin ako? Ako lang naman, sabi niya, ang gustong gusto ng prinsesa. Kaya sabi niya, kailangan dumaan ka sa akin dahil pag ako umayaw,
Pag sinabi kong hindi, hindi ka makakarating sa prinsesa dahil gustong-gusto ko ng prinsesa. Okay, sabi niya, anong gusto mong gawin ko? Sabi, kailangan hating gabi umakit ka ika sa duhat. Kailangan magdala ka ng isang timba ng duhat. Yung itim na duhat, walang halo. Hating gabi ha, duhat ang kukunin. Saan ka naman makakakuha? Paano mo naman makikita na maitim yung kinuha mo, di ba? Okay. Pero ginawa yun ng prinsipe kasi sa kagustuhan niya na makapanligaw doon sa prinsesa. Nung mapuno ng ng prinsipe ang isang timba na yun, nagbubukang liwayway na, nagmamadali siya makarating doon sa palasyo na yun. Pagdating doon, sabi ng pusa, tingnan ko yung dala mo. Oh, sabi niya, duhat yan. Oh nga, sabi ko, di itim na duhat, sabi niya yan. Pagtingin ng pusa doon sa duhat, maraming pula. Ibig sabihin, may mga hindi ihinog. Kasi ang duhat, pagka hinog, maitim. Eh nakita niyo naman, di ba, na ang duhat itim. Paano malaman na itim ang kinukuha mo dahil gabi nga? So, sige, pinili ng pinili yung hindi itim. Eh, kailangan hindi na mapuno yan. Ngayon, kung makuha yung pula at hindi mapuno yung timba, kailangan niyang bumalik doon. Kailangan punuin niya yun. Eh, hanggang sa inamaga na siya, hindi na niya napuno yung timba. So, disqualified na naman. Eto yung masaklap, yung pangatlo. Eto siya ay kapre. Ang kapre, nataguri ang talagang matalino. Ma-idea, no? Ang kapre. So, eto na. Disimuting, ganun pa rin. Tulad ng dati, dadaan sa pusa. Ang sabi ng pusa, hindi ka pwedeng pumunta sa prinsesa kung hindi ka dadaan sa akin. Ang sabi ng kapre, sino ka? Ako lang naman ang mahal na mahal ng prinsesa. At kapag hindi kita pinayagan, eh wala kang magagawa. O anong gusto mong gawin? Sabi ng kapre. Ang gusto kong gawin mo ay bilangin mo yung balahibo ko. Magmula sa dulo ng buntot ko hanggang dito sa dulo ng ilong ko. Sabi niyang ganyan. Paano kung ikaw mabibilang yan? Alam kong matalino ka. Alam kong kaya mo yan, sabi niya. Dahil sa palapit ka palang naaamoy na kita, sabi ng pusa. Subuking alam ng kapre. So, hindi na siya makaatras. Ngayon, inumpisahan ngayon ng kapre na bilangin buntot. Nang mula sa dulo ng buntot. Nung makarating na yung kapre dito sa liig, nakikiliti yung pusa, gumalaw, gumanon, di ba? Gumaganon yung pusa. O, nawala na naman sa bilang yung kapre. Balik na naman siya doon sa dulo ng buntot. Bilang na naman siya. Nung makarating ng kapre dito sa puno ng tenga, nakikiliti yung pusa, gumanon-ganon, pumilik-pilik yung pusa. Di, nawala na naman ang bilang. Hindi na naman kinaya yun. Balik na naman yung kapre doon sa dulo ng buntot. Nang malapit na siya dito na sa ulo, sabi ng pusa, malapit na, kaya, dahil sa siya ay kapre nga, amoy tabako, nahatching ngayon yung pusa. Huwag, ninawala na naman siya. Naligaw na naman yung bilang niya, balik na naman siya doon sa buntot, bilang na naman. Nung makarating na siya dito sa may ilong, sumibol na yung haring araw. De, hindi na ngayon nila, hindi na ngayon nabilang, disqualified na naman itong si Kapre. Sabi ni Kapre, may araw ka rin, sabi niya. Wala na, para makarating na daw siya sa prinsesa, papatayin niya si pusa. Yun ang niya. Kung magawa mo, sabi naman ng pusa, dahil mahal na mahal ako ng prinsesa. Pag ako namatay, mamamatay, magpapakamatay din ang prinsesa. Yun ang sabi ng pusa. So, sabi niya, maghahanap ako ng paraan. Okay, sabi naman ng pusa. Ngayon, nung umaga, sabi ng prinsesa dun sa pusa, alam mo muning na naginip ako, may manliligaw daw sa akin na pumunta dito, pero hinarang mo. Bakit? Sabi niya, kasi sabi niya, mahal na prinsesa, hindi sila tao. Sila ay mga lamang, mga engkanto, yung mga hindi taong hindi makikita na nagpakatao para lumapalapit sa iyo. Sabi niya ganyan, paano mo nalaman? Alam ko, sabi ng pusa.
Oo, sabi niya, you are my savior, sabi ng ano ng prinsesa. Niyakap niya ngayon, niyakap yung pusa, yung ubod ng lambing ng pagkayakap niya. Tapos sabi niya, sana ikaw ay tao na lang. Sabi niya, sana ikaw ay ang prinsipe ko para ikaw na ay magiging akin habang buhay. Tapos sabi ng prinsipe, o sige, sabi niya, may solusyon dyan, mahal na prinsesa. Halikan mo lang ako. Sabi niya ganyan. Sa gulat na gulat ang prinsesa, natuntua. Niyakap na si pusa, inalikan niya ganyan. Tapos nagiging prinsipe siya ngayon na, oh, magandang pugi. Ngayon gulat na gulat siya. Ngayon, sinabi ng ano, pinatawag ng prinsesa ang mahal na hari para sabihin na nakita na niya yung kanyang prinsipe. Ngayon, dumating ang hari, sabi niya, saan mo nakita ang iyong prinsipe, mahal na prinsesa? Sabi niya, kapiling ko na siya, mahal na hari, at hindi na ako papayag na maghiwalay pa kami dahil siya ang aking prinsipe. Oh, diba? Yun ang kwento ng pusa naman. Ngayon, doon magtatapos ang kwento ng isang pusa, no? Yung prinsipe na nagpakapusa at tumulong, iniligtas sa kapahamakan ng prinsesa dahil siyang tunay na prinsipe ng prinsesa. Oh, diba? Okay. Bye, hanggang dito na sa susunod. Ibang kwento na naman. Okay. Para maano natin, masubaybayan din natin lahat ng kwento ng lola ko hanggang sa namatay ng lola ko, na kami ay very close talaga ng lola ko, na lagi kami, yun ang sinasabi ko, ayaw niyang akong umiyak kasi nakakasira daw ako talaga ng mga gamit. Ayon dun sa kwento ko, nung una ko rin ang kwento. So, ngayon, kung nasusubaybayan niyo ang mga kwento ko, nalalaman niyo dapat kung anong klaseng tao ako. Pero yung kwento ko nung una is, naghanggang college pa lang, no? Wala pa yung mga time na ako yun, na yung as my life going on, kailangan maikukwento ko rin sa inyo. Pero ito, isisingit-singit ko lang muna itong mga kwento na to, na kwento rin sa akin ng lola ko. Okay, guys? Salamat. Maraming salamat sa panunood. At doon, sa inuulit ko, paki-subscribe po na. Maraming salamat. Hanggang sa sunod. Bye!